Hi guys, it's Raymond again and welcome dito sa NoyFinance. So kung makapansin nyo, most ng mga videos natin, ang pinag-uusapan talaga is how can we maximize our credit cards. And for me, one of the primary considerations para masabi talaga natin na namamaximize natin yung mga credit cards natin is through the rewards points. So for today's video, pag-uusapan naman natin ano-ano bang mga credit cards yung nagpo-provide ng best rewards program. Ano-anong mga credit cards yung nagbibigay ng mga pinakamurang points? Ano-ano yung mga credit cards wherein pinakamura mag-redeem? And ano-anong mga credit cards yung magaganda talaga yung mga rewards na binibigay nila sa points nila. So yan yung mga malalaman natin dito sa video na to. Pero syempre bago natin simulan, kung gusto mo yung mga gantong klase ng videos about personal finance, investing, credit cards, money making, I hope you can subscribe to this channel kung hindi ka pa nakasubscribe and click the bell icon para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong videos. So i-share ko lang din sa inyo yung primary goal and primary objective ng video na to is of course to share with you yung power ng rewards program. Ako for example, yung mga credit card points talagang number one yan na ginagamit ko para ipambayad ko rin sa card, makabawas din sa mga babayaran. Yung mga credit card points na rin ang dahilan kung paano ako nakakuha ng isang set ng Tefal sa HSBC. So simulan na natin, ano-ano ba yung mga credit cards na magandang gamitin para makapag-accumulate talaga tayo ng mga points. And the first credit card on our list is the UNIONBANK Play Everyday Visa. Sa totoo lang, sa tingin ko, UNIONBANK is one of the most underrated credit card banks dito sa Philippines. For me, they have a great cashback card wherein pwede kang kumita ng 1.5% na cashback sa kahit nasa ang spending. Well, I know, mababa lang naman yung 1.5%, pero please take note na walang cap yun, walang limit yun, and hindi nag-expire yun. And at the same time, wala rin yung other requirements katulad nung ibang cashback cards dito sa Pilipinas. Also, napakaganda nung payment option na kapag meron kang UNIONBANK credit card, is meron ka rin UNIONBANK account. Kasi pag nagbayad ka through UNIONBANK online, for example, real-time yung posting nun. So, kunwari, nagbayad ka ngayon. Right after that, pwede mo na ulit siyang gamitin. Well, for some reason, hindi ko rin siya nasama dun sa huli nating video na best credit card banks in the Philippines. Pero sigurado ko, hindi yun dahil kay UNIONBANK Play Everyday Visa. This credit card actually earns 1 point for every 10 pesos that you spent. Actually, nung ginawa ko tong video na to, nagulat talaga ako kasi all along, ang alam ko, pinakamababa, 20 pesos per 1 point. Pero meron palang ganito na 1 point for every 10 pesos lang. Ang malupit pa rito sa credit card na to, hindi lang spending yung way niya para mag-earn ng points. In fact, sa credit card na to, pwede ka rin magkaroon ng points by referring, paying your bills, and marami pang iba. Ito kasing credit card na to, para siyang game, no? So gagawa ka ng profile, gagawa ka ng character mo, tapos pipili ka ng avatar mo. Yung avatar na yon may iba't ibang personality. Ako, ang pipiliin ko rito si Possum. I always like to play. Then parang meron siyang contest wherein pwede kayo magparamihan ng mga points na na-earn ninyo. They actually have leaderboards, no? So leaderboards ng mga top card usage and also ng mga top points collectors and meron pang mga coming soon. And as you earn points, pwede kang mag-rank up. And syempre, pag nag-rank up ka, meron mga additional benefits yon katulad ng bonus points, special awards, and iba pa. Syempre, you will start from a rookie and then one day, magiging Hall of Famer 3 ka na, di ba? When it comes to redemption naman, madali lang mag-redeem din ng points kasi pwede mo siyang i-redeem through the UNIONBANK online. All you need to do is to access your Play Everyday account, click redeem, then pwede ka na mamili ng item. Redeem and hintayin mo na lang matanggap yung reward mo. Okay din yung mga rewards na pagpipilian kasi meron din silang mga SM gift pass, gift away, Lazada, Shopee, Pure Gold, pwede rin cashback and annual fee waiver, and marami pang iba. Actually ngayon, tamang-tama, no? Kasi meron pang pa-welcome gift itong UNIONBANK Play Everyday Visa sa mga bagong cardholders. Until December 31 of this year, all new to bank na mag-a-apply, and of course, syempre, dapat ma-approve ka din, para sa credit card na to and other UNIONBANK credit cards na indicated dito sa promo na to, will receive an e-gift of worth 4,000 pesos after spending at least 20,000 pesos
65 days after receiving the card. And magkakaroon ka pa ng additional e-gift worth 2,000 pesos kapag 40,000 yung naging spending mo. Kaya for me, okay talaga tong credit card na to accumulate points kasi marami kang way to earn points. Lalo na kung mahilig ka sa mga games and sa mga competitions. Pero kung ang hilig mo naman is kumain, mag-shopping at magbiyahe, ang bagay na rewards credit card sa'yo is the Citi Rewards Mastercard. In this credit card naman, you will earn 3 points for every 30 pesos that you spent sa mga department store, shopping boutiques, restaurants, and sa Cebu Pacific. Ang kinaganda nito, when it comes to shopping, pwede siya sa abroad, pwede siya dito sa local, and pwede rin siya sa online. As long as yung merchant is nagpo-fall sa category ng clothing, shoes, accessory stores, and mga similar stores. When it comes to restaurants naman, ganun din, available din siya both locally and also abroad. And pagdating naman sa Cebu Pacific, any transactions made at Cebu Pacific Ticketing Office, Cebu Pacific Call Center, or via the Cebu Pacific website. And para naman sa iba pang purchases and spending, you will still earn 1 point for every 30 pesos. Ang maganda rito, walang cap and also hindi nag-expire yung point, so pwede mo talaga siyang ipunin. And yung mga points na yon, pwede mo siyang i-redeem for cash credits, merchandise items, gadgets, and marami pang iba sa Citi Thank You Rewards. So dyan makakakita ka ng mga items like watches, bags, electronics from brands like Apple, Michael Kors, Coach, Ray-Ban, and marami pang iba. Even sa Amazon.com, pwede mo rin gamitin yung points mo. And of course, pwede mo rin gamitin yung points mo to redeem cash credits. So for illustration, para makapag-redeem tayo ng 1,000 pesos worth of cash credits, we need to spend at least 510,000 pesos kung puro regular spending lang yung 1 point for every 30 pesos. Okay? Pero kung yung 3 points for 30 pesos, we need to spend at least 170,000 lang. And syempre, pwede rin natin gamitin yung points natin para mag-redeem ng mga annual fee waiver. Pero ako personally, hindi ko talaga gustong nagre-redeem ng points para lang sa annual fee. Madalas kasi meron din namang mga ibang options katulad ng spending requirement o kaya mag-i-enroll ka ng bills payment. Sayang din kasi yung points na pwede mong gamitin sa iba. Ang problema, si Citi Cashback kasi isa ata yan sa mga hindi nagpapa-waive ng annual fee. Tapos ang annual fee pa niya is 2.5, so medyo may kalakihan din. Buti na lang, until February 28 of next year, 2022, ang welcome gift ng Citi Rewards Credit Card is no annual fee for life. So ang kailangan mo lang gawin is to spend at least 20,000 pesos within 60 days from the card approval. So magandang credit card talaga to accumulate points, lalo na kung yung spending mo talagang nasa shopping, nasa dining, and also nasa travel. Isa pang credit card na magandang gamitin kung yung spending mo is more on dining, shopping, and travel is the RCBC Flex Visa. For this credit card naman, you will earn 1 point for every 50 pesos that you spend, but you can choose 2 categories from dining, clothing, travel, or transportation na mag-earn ng 2 points for every 50 pesos that you spend. Ang maganda rito, hindi ka nakastuck dun sa kategoring pipiliin mo. Pwede kang mag-shift every billing cycle. So kunwari, this month, parang gusto ko atang kumain-kain sa labas, no? Then next month, parang gusto ko namang magbiyahe. Tapos susunod naman, parang gusto ko mag-shopping. Yung daan pera, no? One thing lang na medyo hindi ko gusto sa credit card na to is when it comes to a supermarket, gas, drugstore, and utilities, mataas yung spending requirement niya to earn points. Kaya very important yung sinabi ko sa inyo dati na i-allocate niyo yung credit card based kung saang feature yung pinofocus niya. Kunwari, yung credit card mo may rebate sa gas. So, syempre, gagamitin mo yan for gasoline spending. Then, for example, may extra points ka naman for groceries. Then, sa groceries mo naman siya gagamitin. Sa ganong way, talagang mamamaximize natin yung mga credit card natin. Though, para sa RCBC bank card, ang kinaganda talaga niya is mababa lang yung points na required to redeem an item. So, for example, yung cash rebate nila na worth 1,000 pesos, ang kailangan mo lang na points is 6,600 points. Which, sa 1 point for every 50 pesos that you spent, that's only around 330,000 compared sa iba na nasa 400,000 pataas. Bukod sa cash rebates, pwede mo rin gamitin yung mga points mo para sa annual fee, para sa shopping voucher for SM, Rustans, Robinson, Landmark, donation sa Red Cross, sa Gawad Kalinga,
and even deposit sa RCBC account. And katulad ng dalawang una nating credit card, ang points nito is hindi rin nag-expire. Other than the rewards program, itong credit card na to, meron din siya ng mga features na diniscuss natin sa huling video natin, yung best credit card banks here in the Philippines. So basically, meron siya mga features like travel insurance, purchase protection, access sa mga airport lounges, and marami pang iba. When it comes to annual fee naman, ang annual fee ng card na to is 1,500 pesos. The good news is, katulad ng Citi Rewards card, meron din siyang promo. And ang promo niya is of course, pwede mong ma-waive yung annual fee mo forever. All you need to do is to apply and get approved for this card until December 31 and spend at least 20,000 pesos within 60 days from card issuance. Pero take note lang guys, no, itong credit card na to is new to bank, so basically para lang to dun sa mga tao na wala pang RCBC bank card credit card. For the fourth card on our list, it's METROBANK Rewards Plus Visa. Yung mga METROBANK credit cards used to be the lowest, no, when it comes to earning points, at least sa pagkakaalam ko, until nga dumating itong siya UNIONBANK Play Everyday Visa. Kasi sa mga card ng METROBANK, one point nila is only 20 pesos spending. What is best sa card na to is that you can get times 2 points pagdating sa mga spending sa electronics and gadgets, telecommunications and transportation, automobile, and even sa mga online spending. When it comes to redemption naman ng mga rewards, si METROBANK nagbibigay rin siya ng mga variety of items from vouchers sa Abinson, sa Camera House, sa Italiani, sa Lazada, sa Maxis, sa SM, and marami pa talagang iba. Actually, pwede mo rin siyang i-convert sa miles, sa Palma Buhay Miles, and at the same time, sa Asia Miles, and sa iba pa. Pwede rin siya for donation, and lastly, pwede mo rin siyang i-redeem for annual fee waiver, and of course, cash rebate para ipambayad sa card mo. So for illustration, kunwari magre-redeem tayo ng 500 pesos worth of cash rebate, so ang kailangan natin is 10,100 points, which means kailangan natin mag-spend ng at least 202,000 para makapag-redeem ng 500 pesos worth of cash rebate. For points redemption naman, pwede kang mag-redeem sa kanilang chat assistant na si Mia. So kung hindi nyo pa nami-meet si Mia, ayan si Mia. Of course, bukod sa rewards program, meron ding mga features tong credit card na to like cash to go, balance transfer, and iba pa. Syempre, hindi mo mawawala yung annual fee for this card, which is 2,500 pesos. Pero syempre, hindi rin mawawala yung promo nila wherein pwedeng ma-waive yung annual fee natin for life. So pag nag-apply ka sa card na to and approve ka until December 31 of this year, all you need to do is to accumulate a total of 20,000 pesos within 90 days from card approval. And of course, always remember na para lang to sa mga new to bank na clients. So maganda talaga tong credit card na to earn points, no, kasi kasama yung online spending. And kung mapapansin nyo, maraming mga credit cards ngayon ang sinasama na nila yung online spending sa pag-earn ng points. Well, kasi nga, since nagka-pandemic, yun na rin talaga yung nagiging norm na talagang nagre-resort tayo into online spending, online shopping. Actually, may isa pang credit card na nag-earn ng points through online spending, and that is HSBC Red Mastercard. Sa credit card na to, they have accelerated rewards program where you can earn 4 times points pagdating sa mga spending like online spending, overseas spending, sa dining, and also sa shopping. For online spending, kasama rito yung mga local transactions and at the same time, mga foreign currency denominated transactions. When it comes to overseas spending, so syempre kasama rito yung mga overseas purchases na naka foreign currency. And at the same time, yung mga local transactions natin online pero foreign yung currency. When it comes to dining naman, this covers all Philippine-based restaurants, bistros, bars, and similar establishments. Ang hindi kasama dito is yung mga fast food restaurants. And para naman sa shopping, this covers all transactions, Philippine-based department stores, clothing, apparel, accessory stores, and similar establishments. So 4 times points sa mga kategoring na banggit ko for every 20 pesos that you spend. So parang nag-earn ka ng 1 point for every 5 pesos. Well, for other categories naman, same pa rin, 1 point for every 20 pesos that you spend. Now, ang catch dito is yung points nitong credit card na to is number 1, may limit, and number 2, nag-e-expire siya. For this credit card, yung maximum accumulated spend na pwede nating gamitin
para sa lahat ng categories na binanggit ko kanina is 40,000 pesos. So for example, in one month, naka 40,000 pesos na tayo dun sa lahat ng categories na binanggit ko kanina. So yung 40,000 pesos na yon, yun lang yung mag-earn ng 4 times points. Okay, so any excess of that 40,000 pesos will still earn 1 point for every 20 pesos. Then for the expiration, it's 3 years, which for me, hindi naman masama. So siguro naman kaya mo nang gamitin yung points mo nun. Pagdating naman sa pagre-redeem ng rewards, HSBC actually have a rewards catalog for every credit card. So in short, hindi lahat ng credit card nila is pare-pareho yung rewards na pwedeng i-redeem. For HSBC Red Mastercard, as you can see, pwede tayo mag-redeem ng points sa SM Store, sa Rustans, sa Lazada, and sa Salora vouchers. Pwede din for appliances, merchandise items, for annual fee, pwede rin, and sa air miles. And pwede rin for donation. Doon kung makapansin nyo, medyo konti yung pagpipilian at saka wala silang cash rebate. So for illustration again, let's say magre-redeem tayo ng 500 pesos worth of voucher sa SM and ang kailangan natin is 10,000 points. So for that, we need to spend at least 200,000 pesos considering na we get 1 point for every 20 pesos spending. Pero pag times 4 yung points natin palagi, kailangan lang natin ng 50,000 pesos spending para makapag-redeem tayo ng SM voucher na 500 pesos. To redeem naman, all you need to do is to log in sa website nila and from there, pwede ka na mag-submit ng online redemption. Bukod sa napakagandang rewards program ng HSBC Red Mastercard, meron ding ibang features to katulad ng 6% rebate on your first Caltex fuel purchase, plus meron ka pang 3% rebate all year round. The annual fee for this credit card is 2,500 pesos, pero kung makapansin ninyo, lahat halos ng credit cards ngayon nagbibigay sila ng mga promos na no annual fee for life. And syempre, hindi rin naman magpapahuli si HSBC pagdating dyan. So pwede kang magkaroon ng no annual fee for life for this credit card provided na nag-apply ka for this credit card through www.hsbc.com.ph or any other online channel within the promo period, which is until December 31 of this year. So wala nang spending requirement, no? Ayaw namin yan, sabi ni HSBC. Ang gusto lang namin, nag-apply ka online and bibigyan ka na namin ng no annual fee for life. Pero yun nga, always bear in mind na yung mga gantong klase ng promos, open lang yan sa mga new to bank na wala pang existing credit card dun sa banko na yun, which is HSBC. Also, bear in mind that HSBC, hindi sila nag-a-accept ng mga beginner credit card holders wherein wala ka pang existing credit card sa ibang bank. So, kailangan meron kang existing credit card sa ibang bank for at least 1 year. So, that is my top 5 credit cards which tingin ko is best if you want to accumulate as many points as possible. Trust me, if you really want to make the most out of your credit cards, one way talaga dyan, one of the best way talaga dyan is through rewards points. Through points, you can get a lot of free stuff katulad ng mga discount vouchers, katulad ng mga cash rebate, free travel, free gadgets, and marami pang iba. Pero syempre, hindi lang naman natin ginagamit yung credit card natin para mag-earn ng points. So, baka naman magwaldas lang na magwaldas ang pera para lang mag-earn ng points. Syempre, kapag gaganon, tapos nagka-problema yung credit card mo, edi wala din. Kaya make sure to take care of your credit cards and your credit cards will take care of you. Kaya bago ka mag-apply sa mga credit cards na binanggit ko rito, tanongin mo muna yung sarili mo. Ready na ba ako magkaroon ng credit card? And kung hindi mo alam yung sagot sa tanong na yan, panoorin mo muna tong video na to para syempre maliwanagan ka. And that's it guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to and I hope i-share nyo rin to sa mga friends ninyo. And also don't forget to follow me sa Instagram, sa TikTok, and also sa Facebook. Again, this is Raymond from NoyFinance and I'll see you in the next video.